Bakit wala pa nilag yung mga halaman sa labas? Sorry po. On a scale of 1 to 10, gano'n ka ba kabu... Sagot! The limit is x approaches 0 of the negative function... Kamusta ka, Barkada? So ngayon may naisip pa akong nagawin. At yun ay ipakita sa inyo ang aking TikTok feed. Kasi di ba sabi nga nila, ang isang TikTok account ay nakabase yan sa pinanonood ng mismong tao. So i-expose ko ngayon yung sarili ko. Tingnan natin kung ano yung mga lalabas sa TikTok feed ko. Kasi yung mga TikTok feed natin, nakaayon talaga yun sa mga interest natin. Kaya nga na-addict tayo sa pag-scroll sa TikTok eh. At i-share ko sa inyo yung mga nakikita ko sa TikTok ko. O, di ba? Maganda ba? O, mag-subscribe ka na. O, tingnan natin, buksan ko na yung TikTok ko. At ang unang lumabas ay gym agad. Gym agad ang unang lumabas. Seryoso ba? Di ba ang unang lumalabas sa TikTok pag bukas mo? Ads muna, di ba? Meron palaging ads si TikTok eh. Pero sa ngayon, gym agad ang lumabas. Okay, panoorin natin to. Ano yan? Just saw this at the gym. Yes, I can never back back. What? Oh. Copyright. Yan na yun? Okay. Ang sunod. Ang sponsor to, ads pala yun. Pinanood ko ads pala yun. Ito, mawawala ang muscle mo kapag hindi ka nag-gym. To sa gym, mawawala ang muscles mo. Ito ang karaniwang fear ng mga individuals na very consistent sa workout sila. Na very consistent sa gym na. Actually, sinasabi palagi sa akin ng tito ko to, dapat hindi ako magpapalipas ng tatlong araw sa gym. So technically ngayong araw na to, di ko alam. Bukas mag-gym ako. Nagkasakit kasi ako eh, so bukas. Sure. Okay, ano mo sasabihin ni Kuya Rafael Martinez? Every day mo makikita nag-workout yan, then all of the sudden, life happens. Naging busy sa trabaho, yan, tama, naging busy tama, sa school, tama, sa tama, business, tama, etc. May mga tama. Events, let's say na wala ka ng 2 to 3 weeks sa gym. Tama. Coach, mawawala pa yung muscle. Hindi ako umaabot ng weeks. Impossible. Days lang hindi ako nakakapag-gym. Muscle ko kapag hindi ako nakapag-workout like 1 month. I need you guys to understand. Yung pakiramdam na parang feeling mo wala ka ng muscle, iba po yun. Feeling ko naman ano lang ang mangyayari, parang mas sasakit lang yung katawan mo. Andun pa rin naman yung gains mo. Pero sasakit lang ulit yung katawan mo kasi nga, alam mo yung sinasabi nilang ina-activate mo yung mga muscles mo. Ganun yung nangyayari. So dahil matagal ka hindi nag-gym, nag-deactivate siya. Wala ko alam sa pag-gym. This is not fitness advice. Slacking? I'm gonna take over. Hold on, one second. Yun o, ispad o. Sarap. Rubbish. Jacket potato. Galing niya kaya gumawa. Ayun o, kamukha itsura sa Minecraft eh. Ganyan yung itsura sa Minecraft. O, ganyan o. May hati sa gitna. Right, sarap. What are we doing on that one? Tapos ito yung pinakamalupit o. Yung pinakamalupit. Ayun o. Pero, wow! Talagang hindi tinipid. Actually, parang gusto kong gumawa ng spud. I-comment nyo dyan sa baba kung gusto nyo akong gumawa ng spud. Papaturo tayo kay Obure. Technically, para ano lang yan. Magbe-bake ka ng potato. Lalagyan mo ng cheese tsaka ng butter at iba pa. Chili. Chili and cheese. Ito, tingnan nyo. Ayan, lalagyan ng butter. Tapos, ito yung pinakamalupit. Oh, talagang hindi tinipid ng cheese. Oh, tingnan mo. Oh, sarap! Oh, sarap! Oh, tapos lalagyan niya ng sarsa. Ayun o. Oh. Ano sarsa yan? Ano yan? Wow! Ano? Sarap parang cheese. Yun ah! One cheese from here. Sarap! This camera has something that I've never seen before. Ano yan? And I don't know if this is a good thing or just a novelty thing, but you see how big this part of the camera is? It's the viewfinder. Well, if you don't like it... Gusto ko yun! Minsan lang ako gumamit ng viewfinder at gagamit lang ako ng viewfinder kapag nagfo-photography ako. Pero pag video, hindi ako gumagamit ng viewfinder. Gusto ko yung natatanggal yung viewfinder para hindi mabigat at the same time, less distracting. Oh, ito naman ito. Oh, ito ang mailing sa sayawan. Oh, right? Ang pananamit ko lang ay ano eh, jeans, tapos polo shirt, tapos boots. Yun na yun, habang buhay. Ay, yung mga girlfriend na ano. Yun yung pinakita? Pinapangita yun eh. Yari ka. Try ko kaya kay Obre yun. Me versus you, pag nakita ng black guys sa daan, you na racist versus me, na hindi racist, you. Ano to? Senaryo ba to? Senaryo ba to? Hindi ko naiintindihan. Pero may black guy, oh! Hoy! Parang sunog na tao! Ha?
Di ko alam kung anong point ng video. Me versus you ata yung ano. Ewan ko dito. Bigat naman sa helmet yan, Pops. Kung ayaw nyo na mabigat na helmet. Yan, the chest. Tama, pwede naman. Ay, sponsored pala to. Oh, sponsored. Sabi ko sa inyo eh. Kapag nag-scroll kayo sa TikTok, mga 3 to 4, may ads na. So, 1, 2, 3, 4. Alright, let's start with the plus 5. Diba? It's definitely the better sponsor choice. Sponsor that! Sabi ko sa inyo eh. So, hey, you from America. I'm all the way from America. Big I'm fan just, of yours. Just he's just your from... biggest fan. The setup. You know? Ay, gusto ko lang ganyan ng shots. Kaya kayang makabuok ng piyesa ni Queen Yasmin. Grabe si Yano, no? Si Yasmin, ano? Sa paksang ibinigay namin ang salita. Sobra sikat, eh. Secure. Secure, ano yan? Uy, marinig nga, Yasmin. Spoken word ba, no? Secure, ang ating sinisecurity para sa ating kaligtasan para... Lahat mo lang spoken word poetry niya on the spot? Feeling ko lahat ata on the spot, eh. Kasi di ba may inaabot sa kanya? So, ibig sabihin, ano yun, indication na on the spot siya, di ba? O, sinusulat talaga ni Yasmin na tapos sabi niya lang na, meron po ako spoken word poetry para sa Sikyo or sa Isopagus, di ba? Pili ko lahat on the spot. Di tayo mapahamak sa anumang uri o anumang hamon man ang dumating sa ating bagay-bagay. Lagi siyang andyaan, lagi siyang pampansin kapag laging andyaan yung Sikyo, Sikyo. Alam mo na hindi ka niya pababayaan, alagaan ka niya at... Isisikruti ka niya para hindi ka niya masaktan. Ano, ano na lang talaga ang sinasabi ni, ano, ni Yasmin na hanip na yan. 1,000 or double this and give it to the next person. 1,000. No. 1,000 or double and give to the next person. 1,000! 1,000. Let's go! No. 1,000 or double to the next person. 1,000 nga! 1,000. 1 plus 1. 2. Okay, so 2 is double, so... pinilit! Magka-pinilit! The retro camera trend is here to stay. The Fujifilm X100, it's out of... Wala! Bulo kayo pag retro! Usapang retro camera, isa lang the best na retro camera. Yung retro camera na yun, $1,399, magkano yan? 55,000? Ha? 55,000? Ito! Ito, mabibili nyo to! Nang 5K lang sa Facebook Marketplace. Ito ang retro camera. Handycam. Oh, may flip screen pa. Flip screen. Oh. Oh. Ito ang the best camera. Oh, makakabili kayo nito ng 5K lang sa ano, sa Facebook. Una, observe the speed limit. Tama. May minimum at maximum speed limit. Tama. 60 kilometers per 60 hour minimum. Ang minimum. Ibig sabihin, iwasang bumaba sa speed na 60 kilometers Tama. Per hour. Dapat talaga 60. Bawal mag-50. Kasi pagka 50 na kayo, ang mangyayari nun, na-hold nyo yung traffic sa likod. So kailangan pa nila umovertake sa inyo imbis na dire-diretso na lang yung biyahe. 100 kilometers per hour naman ang maximum. Iwasang lumagpas sa maximum. Tsaka, pro tip. Huwag kayo kagaya sa akin. Unang labas ng motor ko, si Kyuri, expressway agad. Yung time na binili ko yung Bergman kong 400, nag-expressway agad ako pa uwi. Huwag nyo gagawin yun. Huwag nyo gagawin yun! Okay. Unless naka-experience na kayo mag-drive ng sasakyan sa expressway. Pero, first time ko pumasok ng expressway nun, at bago pa yung motor na sinasakyan ko. So, huwag nyo gagawin yun. Minimum speed limit for your safety, safety ng ibang drivers, at para maiwasan ding mahuli at mamulta. Tama. Kapag lalabas na sa expressway, Dandan 40 lang. Kilometers per hour Tama. Naman ang usual exit speed. Manatili sa right lane. Tama. Hanggat maaari, keep the left lane open for emergency vehicles at gamitin Tama. Lamang ito kung mag-overtake. Tama. For more than 2 lanes, manatili sa middle lane. Tama. Ang rightmost ay for slow-moving vehicles o para sa mga... Yan, tama yan. Panoorin nyo ito bago kayo pumasok na expressway. Maganda mag-research muna kayo sa mga bagay-bagay bago nyo gawin. Get $5 million for cancer. What's the cash with the 5 mil? Tama. Straight to your bank account. $5 million or cancer. Magkaka-cancer. What's the cash for cancer? You get cancer. What kind of fucking question is that? Yeah, that's... It's 5 million! What? Di ko gets. It's pretty basic. 5 mil, I guess. Same. Anong klase? Saan papunta yung tanong na yun? Look at this helmet I just got. Uy, angas. Can you do this? Ay, ads pala to. Ano ba yun? Lagi ako nadadali ng ads. One of the worst mistakes that I did is a Facebook ad special. Lagi labas na labas sa video. Daw interesado sa video. Hey, Trippy! Where did McQueen find you, huh? Those round things are called tires. And they go under the car. The car. Yari kayo, mga pit stop kayo. Pit stop! You will have your chance. Yan na. Ipapakita na ni Guido ang kanyang pinakamalupit. Yun yung Lightning McQueen. Ka-chow! Ka-chow! Just trying to be a hero, huh?
Alam mo yung nakakatawa dyan kay, ano, Hicks nga ba o Chicks? Nakalimutan ko kung anong pangalan ng kulay green na to. Nakakatawa sa kanya, pagkatapos siya manalo ng Piston Cup, nag-retire na siya. Ayaw niya nang matalo ulit. Talagang doon na natatapos ang kanyang karir. Talagang sa Cars 2, Cars 3, wala na siyang ibang ginawa kundi laitin si McQueen. Yun. That's it, kid. Hey. Ang weird naman yung side mirror ni Mac, may nasa bandang ulo niya. Pwede pala yun. Ka-chow! Got a yellow, bring it in. Go tear yourself up, kid. Ito na. Rito, the best talaga to, yun na. Let's go! Yeah. Bye! Hey! Ba't pinutol? Alam mo yung mga nakakainis sa mga ganitong mga clips? Magpapakita sila ng clip. Tapos puputulin nila yung pinaka-exciting part. Kainis. Sponsored na naman. Uy, na, ito yung ano, di ba? Ito yung na ka-issue. Last week ba yun? Hindi ko alam. Matawag nyo yun sa may CEO? Hindi ko alam yun eh. Si Obre tanong yun sa mga ganyang bagay. Bro, Spadman. Lagi ko na napapanood si Spadman eh. Uy, ganda oh. Uy. Open pipe oh. Uy. If you had a chance to ask God any question and get the answer immediately, what would you ask him? Can I be honest? Yeah. I don't think I would ask God a question. I would just give him thanks. Yum! The best. Oh, ganito pala sinushoot ang Just Dance? So, ganun talaga yung itsura nila? Talagang kumikin lang yung buong katawan. Angas. Dati talaga nag-iisip ako paano nire-record nila itong mga Just Dance na to. At tama, green screen nga. At totoong tao nga yung sumasayaw. Ayos ah. Eh, paano nila nare-record yung mga galaw mo? Ano yung sensor? Ganun na ba ka-advance yung sensor dati na nababasa nila yung galaw mo? Tapos binibigyan ka ng score? O katulad lang to ng video kay na may mama-mama score lang. Fastest rapper. Hindi na ako binahal. Katagalan natutunan ko na tumagal. Tsaka alam ko naman na inaabangan na. Sana tabangan yung pamakawalan para dinaabangan. Kasungan na pala ba na batang alabang. Kinalakihan na galingan ng galingan. Kaya nakatsanayan ko makabuo na madiin. Hindi ko na malayo. Narating pati ako na pailing. Mga naniwala din pwede ipigayin. Mga bear naman din. Mga tingan kailangan mo sugayin. Kumpiring ka pa dyan sinirin. Okay. Ganun ba yung times 2? Alam ko na may mantan na nagmamantin kung paano ko sa sublime ng chicken nigga. Antay kung kailan ako tatang legit na lalay. Paduni ako ito ha. Habang naglalaro sila dahon, di ba nagkukwentuhan tayo dito? Habang nagkukwentuhan tayo, dapat mga nakaganyan na ha. Eh, sa madlang people, may mga bumibidyo tapos nililiprid tayo sa TikTok. That's so bad. Ano yung nililiprid? Ako yun. Nililiprid. Kasi syempre may mga personal naman tayong pinag-uusap. Ah! So halimbawa nag-uusap sila sa set pero hindi nila minamike. Pag nakita, may mga tao na marunong kasi magbasa ng bibig. May mga tao kasi na, halimbawa, wala silang pandrinig. So, nag-relay sila sa lip read. Ano ba itong 1,000 pera mo? Ang aga-aga. Ayan pera ko eh. Magagawa mo. Umaga-umaga magbabay ka ng 1,000. Bakit? Bawal ba? Ayan daw may sign, basahin mo. O ano ngayon? Nakasulat, di ba? Barya lang po sa umaga. Eh, barya lang sa akin yung 1,000 eh. Oh my God. Nasyok ako, best. Same. Bayad po. Ay, hanap na humor yan. Napagkama lang below 400cc sa tollgate. Anong motor ba to? Hey! Ah, exciting. Wait lang. 400. Lahat naman ng scooter na pagkakama lang hindi 400cc. Kasi nga yung itsura ng scooter, tulad nung akin, yung Bergman ko. Hindi naman siya kasi mukhang big bike eh. Pero malaki. Malaki talaga. As in malaki. yung Bergman ko, pag pinagtabi mo sa NMAX, manliliit talaga yung NMAX. Ha? Mukha kasing maliit yung motor. Ah, yung ano yung exciting ako medyo. Kasi nasakyan ko yung exciting ni Neil. Medyo maliit niya. Pero malaki pa rin yung exciting compared sa mga NMAX, PCX. Malaki pa rin yung exciting. Ang maganda kasi sa scooter, kaya siya binibili para sa akin ah. Comfortable talaga siya. Kaya nga si Kong naka Goldwing eh. Yung Goldwing technically scooter din naman yun. Pero naka ano siya sa cruiser kasi medyo mahal na talaga siya eh. So pwede, classified na siya as cruiser kasi maganda na rin talaga eh. Malaki na talaga yung Goldwing eh. So cruiser na siya. Pero yung mga scooter talaga, maganda talaga silang pang touring yan. Ang touring kasi yung pupunta ka lang sa mga lugar-lugar, magka-camping ka, dadala ka ng gamit, hindi ka naman makakapagdala ng mga camping gear kapag naka-ninja ka, di ba? Hindi mo naman sila pwede ipang-camping din, di ba? Maganda yung mga scooter pang touring pag pupunta ka sa mga lugar-lugar. What? Kamukha niya?
Ay, akala ko kamukha niya siya pala talaga. Para naman po sa akin eh, yung 1,900 okay naman po sa service kasi marami na po eh. Change oil, gear oil, linis ng panggilid, drain ng coolant, saka... Ang dami na, sa kasa nga napakamahal eh. Pag sa labas kayo nagpagawa, mura, pero pag sa kasa, mahal. Dito, mura na to, 2,000 lahat na. Huli ko na naman. Siya na naman? Tinang lisensya, tsaka ORC alam ng sakyan. ORC alam ng kotse at lisensya mo. Papalag ka? Traffic enforcer ako. Yeah, I see the badge and the ID. Oh, lisensya, ORC. No! Ito mong makakulong, jaywalking yung offense ko. Ba... Punit na humor yan, kakaiba eh. Mga, ibang level of degree yung ngayong humor, ayos ah. Kameme, hello na. Ah, ito yung sinasabi na nag-lilipread. Ang dami na palang kumausap sa kanya. Stress. Bakit wala pa nilag yung mga halaman sa labas? Sorry po. On a scale of 1 to 10, gano'n ka ba kabuk? Sagot! The limit as x approaches 0 of the negative function 6 is sine x minus 6 x over x cube. Ano ba mga content na ito? Ano hey po, Cass. Wait, ito mama ko. Oh, hi, tita. Mano po ako. Hello, napakagalang naman ito. Wait lang, ma. What did you call my mama? Tita. No, you call her mama. What? I mean, you call her mama. Ang galing nito, ha? Ang galing! Ngayon lang nakakita ng TikToker na ganito. Ayos na. Kaya lahat ng mga nakakadito, muna i-describe ka as pouty lips. Hindi naman pouty lips mo. Ay, oh, hindi ka kasi educated sa PNK technique. PNK technique. Kaya pa rin ako nakababawan, gamitin mo yung baso o anumang inuman sa restaurant o cafe na pinuntahan nyo for the date para mag-pout yung lips mo. Abang kausap niyo yung waiter o nakatingin siya sa menu, kunin mo yung baso as if iinom ka and then remove. Instant pouty lips. So may magic. Ay, demo ko nga. Baso, lagay sa lips, remove, pouty. O ganito ah, not pouty. Paano ba? Ganun lang uminom eh. Kunyari iinom. Oh. Remove. Ah, ganun ba? Works with any baso, not pouty. Lalaki pala noon si Dua Lipa? Lalaki. Nasa newso, ang name niya raw before ay Callum Turner. Yun yung name ng boyfriend niya ngayon. Eh bakit sabi dito sa news, Dua Lipa is dating British actor Callum Turner? Taglish pala. Taglish pala yung international. Butik talaga. So yun ako ko yung mga idea na ito, angas. So, kahawa ka na ba yung kamay ko? Bakit? Alam, madilim. Under the moonlight. Hold up, pero ako tanga. Akin yung phone mo. Eh, phone mo. Babe, alam kong galit ka sa akin dahil hindi ko nirespeta yung privacy mo. Yeah, pero I never told you that. You never told me, pero nabasa ko sa diary mo. Pancho, what? Ang papahula sana ako sa'yo. Bakit? Kasi manghuhula ka. Ako? Sabi, nakapagit mo fortune teller ka. Hoy! Bank teller ako. Nagpunta yung fortune teller. Ito kapatid mo? Oo nga, tinan mo, apat baba. Fortune teller. Okay, habay. Pwede na po. Hindi ko pipiliting mahalin mo ko. Pero, please. Ay, kumuhin ako ito. Why noit? Why? Yung talaga, sinerch talaga ng mga tao ano yung ibig sabihin ng noit? Like, why noit? Why not? Nagigets yung, why not? Yung ako mga tao talaga. So, I just wanna ask, ano mga expectations mo sa job na ito? Magkano po sweldo? Sa baba dun sa expected compensation na sinulat mo sa form. Okay, ayoko na pala. Okay, sige, umalis ka sa harap ko. Gladly. So, I just wanna ask, ano mga expectations? Like, sana ganun lang kabilis lahat ng interview, ano? Umalis siya nang walang say. Alam mo, wala akong cellphone eh. Pero pag ako yung mama, mag-iimbeta ako ng cellphone, hindi touchscreen. Mm-hmm. Gawa ko ng phone na exclusively face commands. Yung mukha mo gagamitin mo para makontrol mo yung phone. Paano yun? Kanyang pagpipili ka ng app, gagamitin mo ng uso mo, like... Pero hindi didikit, malayo. Nakakangawit naman. True Pinoy. Tapos pag right or left, gamitin mo yung mata mo, ganyan ah. Parang ang hirap naman yun.
pag ibababa mo pag nagti-TikTok ka ganun. Ang daming muscle na kailangan mong galawin diba? Para lang. Kaya pag mag-open ka yung app, kailangan yung bunganga mo, open yung bunganga mo para ma-open mo yung app. Like, ganun. Like, feel it, feel it, feel it. Open. Ganun. Diba? Ang galing. Tapos kung mag-zoom ng photo, ganito. Oh, ha? Diba? Maganda. Tapos pag sobrang zoom. Diba? Tapos pag delete up, higop, tas dura. Kunyari, delete up. Pwe! Diba? Talino, oh. O kaya pagpagod na yung mukha mo, o kaya borga na sa paggamit ng face para sa pag-control ng phone, pwede gamitin yung tita. Tama na, tama na. I get the idea. Bakit? Tapos mama ka na sa akin, pupunta. Bili ka ng phone sa JM Store. Mura lang iPhone dun. Ah, ads pala. Ads pala. Ay, no, mini, why? Hindi. Beshi, I have chika. Okay. Tagal. Tagal. Aba. Aba. Ayun na. Asa na? Overthink ka. Tagal ah. Pupuntahan. Pupuntahan. Lumipad. What? Sayo na. Shoota ka? Tagal mong mag-reply. Ismis yan. I-prioritize mo yan. Nasaan kasi ako sa'yo, man. Mapangit ba ako? Ay, sorry. Yung bahay, bumalik ka dito. Asa tinanig ako? Hanip yung mga trottis nyo eh, no? Pero siguro mga kabarkada, dito muna po tatapusin ang ating reaction video. Kung gusto nyo pang ulitin natin to or meron kayong gusto mga i-suggest, i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, mag-subscribe ka na. Pero yun lang para sa atin, nagkasamuli. Paalam!